Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon, isang integrated amplifier. Ayan, ang brand, Pioneer. So, ang issue nitong amplifier na to mga boss, no power. So, yun bali yung problema nitong amplifier. Ngayon mga boss, yan yung ayusin natin, tignan natin kung anong posibleng problema. May iba lang pala mga boss, base pala sa customer, sabi niya, naisaksak daw ng 220 volts tong amplifier. Kaya yun, ayaw na mag-power. Kasi nakaset pala ng 110 volts tong amplifier mga boss. So, naisaksak ng 220 volts. Talagang masisira tong amplifier. Kung titignan nyo pala mga boss, itong amplifier na to, nabuksan ko na. Ayan, kung titignan nyo, wala na yung kanyang mga screw. Kasi yung mayari mga boss, yung nagpapayos dito, sabi, fuse lang daw tong naging problema. So, ginawa ko, binuksan ko kaagad mga boss para yun na nga, makita niya kung talagang fuse nga yung naging problema. Kung titignan nyo, ayan, bubuksan ko mga boss, papakita ko rin sa inyo. Yung fuse na sinasabi ng mayari na fuse lang yung naging problema, so pinakita ko sa kanya mga boss, tines ko. Hanggang sa nakita niya, good naman tong kanyang mga fuse. Kung titignan nyo, tatlo yung kanyang fuse dito sa primary. Ayan. So talagang binuksan ko tong amplifier mga boss na hindi pa iniwan tong amplifier para yung iniisip niya na fuse lang yung naging problema, makita niya na hindi talaga fuse yung naging problema. Ngayon nakita niyang hindi fuse yung naging problema dito sa amplifier niya mga boss, so yun, pinaiwan ko na muna kasi nga kailangan na natin mag-check ng mga parts dito sa kanyang board. Ngayon mga boss, yun bali yung gagawin natin ngayon, mag-check tayo ng mga parts dito sa kanyang board, dito sa primary. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So bago pala tayo mag-check ng mga parts dito sa kanyang board, dito sa primary. Minsan naman mga boss, sa mga ganitong amplifier, once na naisaksak ng 220 volts kapag 110 volts tong amplifier, minsan nagiging problema lang naman talaga minsan mga boss ha, yung mga fuse. Yan, yung mga fuse na yan. Pero hindi lahat mga boss ganun yung nagiging problema. Katulad dito sa amplifier na to, naisaksak ng 220 volts pero hindi sira yung kanya mga fuse. So yung iniisip ng mayari dito sa amplifier na to mga boss, na fuse yung naging problema, nakita nyo, okay tong kanya mga fuse. At siya mismo mga boss, pinakita ko sa kanya yung mga fuse niya na sinasabi na sira. Pinakita ko sa kanya mga boss na okay itong kanya mga fuse. Ngayon, sunod na gagawin natin, dahil okay yung kanya mga fuse, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mga boss para hindi na tumagal itong ating video. Once na okay yung mga fuse dito sa primary nitong amplifier, once na naisaksak ng 220 volts, kapag nakita nyo hindi sira yung kanya mga fuse. So, pangalawang i-check nyo dito mga boss, itong kanyang transformer. Ayan. Yung nakikita yung transformer na malit na yan, mga boss. Minsan, yan naman yung nagiging problema. Yung transformer na yan. So, yan bale yung pangalawang i-check natin, mga boss, dito sa kanyang board. Ngayon, mga boss, bago natin may check yung transformer na yan, kailangan muna natin tanggalin tong kanyang board para may check tong kanyang transformer. So, gagawin ko na muna mga boss, tatanggalin ko muna yung kanyang mainboard para yun na nga, may check na natin tong kanyang transformer. Ayan mga boss, so tatanggalin ko muna yung kanyang board para yun na nga, may check natin yung kanyang transformer. Kung titignan nyo, medyo marami lang tayong tatanggalin dito mga boss bago natin matanggal yung kanyang mainboard. Ayan. So, tatanggalin ko muna mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, natanggal ko na tong kanyang mainboard. Ngayon, may chichak na natin tong kanyang transformer mga boss. So, yan yung chichak natin. Tignan natin kung hindi pa ba open tong kanyang transformer. Ngayon mga boss, chichak na natin tong kanyang transformer na 12 volts. Tignan natin kung yan ba talaga yung may problema.
So, i-check lang natin mga boss. So, gamit natin na pang-test dito. Analog tester, ayan. So, ipipesto ko lang. Kung napapansin nyo pala, nakaset itong aking tester sa times 10. So, dapat meron tayong makuwang continuity dito sa transformer. Napansin nyo, dito sa primary nitong transformer, wala tayong nakukuwang continuity. Kung titignan natin mga boss, good naman tong ating tester. Ayan o, wala. Wala talaga. Ngayon mga boss, dahil wala tayong nakuwang continuity, ayan, good naman yung tester natin. Dito sa transformer, dito sa kanyang primary, ayan, wala tayong nakuwang continuity. So, tatanggalin na natin tong kanyang transformer para mas may check natin ng maayos mga boss. Tatanggalin ko na muna yan. Kung napapansin nyo mga boss, ayan, natanggal ko na tong transformer. Ngayon, i-check natin to, primary to secondary, tignan natin. Pero napansin nyo, nung chinak natin dito sa primary, open tong kanyang primary mga boss. Wala tayong masukat na continuity dito sa kanyang primary. So, i-double check natin mga boss, ayan. So, nakaset tong aking tester, ayan, nakikita nyo naman, times 10. So, dapat meron tayong makuwang continuity mga boss. Ito kasi yung kanyang 0, 1, 10, 220. Kung titignan nyo yung tester, ayan, okay. So, napansin nyo, dito sa 0, 1, 10, wala. Ganon din dito sa 110 to 220. So, wala tayong makuwang continuity. Ngayon mga boss, yung secondary, kung titignan natin, ayan. Wala rin tayong makuwang continuity dito sa kanyang secondary. So, primary, secondary nitong transformer mo, boss, sira. Open tong transformer. So, hindi nga magpa-power on tong amplifier na to, mo, boss, kasi itong kanyang transformer na 12 volts, sira. Ngayon, mo, boss, after natin may check tong transformer na 12 volts, ngayon, bago tayo magpalit nito, mag-check muna tayo dito sa kanyang board. Tignan natin, baka meron pang shorted na mga rectifier diode. Ayusin ko lang tong kanyang board mga boss. Ayan. Yan lang yung medyo mahirap dito sa mga integrated na amplifier na tulad nito. Ayan. Kung napapansin nyo, hindi natin basta-basta matatanggal tong mga wire. Ayan. Kung napapansin nyo, hindi naman socket type tong kanyang mga wire. So, bali naka-solder. Ayan. Kung titignan nyo. So, mag-check ako ng mga parts dito sa board na to mga boss. Ayan. Yung mga diode na nakikita nyo dito sa board. Wait lang mga boss, ayusin ko lang para mas makita nyo. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, yung mga rectifier diode na yan, ayan. Yung maliliit na yan, ititest din natin yan, pati itong kanyang regulator, ayan, sa 2805. So, ititest din natin yan mga boss. Yung malapit dito sa transformer, so lahat ng mga pyesa na malapit dito sa transformer, i-check lahat natin yan. So, i-check mo muna yung mga parts na yan, mga boss, malapit dito sa transformer na tinanggal natin. So, ang gagawin kong pag-test sa mga parts, mga boss, hindi ko na ituturo pa. Kasi mga rectifier diode lang naman yung i-test ko dito at mga fusible. So, hindi ko na pa ituturo sa inyo isa-isa, mga boss, kung paano i-test ng mga rectifier diode. Kasi, alam nyo naman din, mga boss, kung paano mag-test ng mga rectifier diode at fusible resistor. So, ipo-forward ko na muna mga boss, sasabihin ko na lang sa inyo once na meron akong nakitang shorted or sirang pyesa. Ayan mga boss, base sa pag-test ko dito sa kanyang mga rectifier diode at fusible resistor, wala naman akong nakitang sirang diode or open na resistor, so pwede na tayo magpalit nitong transformer. Ito palang kapasitor na yan mga boss, kailangan na rin natin palitan yan kasi kung napapansin nyo, floated na tong kapasitor. Ang value nito, 16 volts by 1000 UF. Ayan. Ngayon mga boss, maghahanap muna ako ng pamalit na transformer at itong kapasitor na yan, papalitan ko na rin yan mga boss. So, balik ako, maghahanap lang ako ng transformer. Ayan mga boss, base sa paghahanap ko nitong transformer na to, wala akong nahanap. Ngayon, ito na lang yung ilalagay ko mga boss. Pwede naman to kung titignan nyo. Meron naman siyang
primary 0, 110 to 20 volts. Ito yung primary niya, mga boss, ayan. Tapos ito naman yung secondary. Kung titignan nyo, yung secondary niya, 909 volts. Bale, dalawa lang yung gagamitin natin dito, mga boss, itong 9 volts, 0. Yung isang 9 volts, hindi na natin gagamitin yan, mga boss. Baka iniisip nyo, mga boss, baka hindi pwedeng ilagay ito kasi hindi naman magkamuka yung ilalagay natin. So, same lang naman na transformer yan, mga boss. Ang pinagkaiba lang naman, itong ilalagay ko, center tap. Center tap, 909 volts. Ayan, kung titignan nyo. Yan yung tinatawag na center tap na transformer. So, bale, ito na lang yung gagamitin natin na transformer, mga boss. Bale, dito ko na lang ipipesto to. Ayan. Diyan ko na lang ilalagay yan, mga boss. Tapos, lalagyan ko na lang ng tornilyo para yun na nga, hindi gumalaw. Pero bago natin itap to, mga boss, papalitan ko muna yung kapasitor na sinasabi kong leak. Ayan, mga boss, kung napapansin nyo, ayan siya. So, papalitan ko na muna yan bago ko itap tong transformer. So, gawin ko muna, mga boss. So, ito yung kapasitor, mga boss. Ayan, kung napapansin nyo, value nitong kapasitor na tinanggal ko, 16 volts by 1,000 UF. So, maghanap lang ako ng pamali dito, mga boss. Ayan, mga boss. So, meron na akong nanap na kapasitor. Ayan, kung titignan nyo, same lang naman yung value. Kinuha ko na lang ito, mga boss, dito sa mga board na scrap natin. Kung titignan nyo, ayan, 16 volts by 1,000 UF. So, ganun din dito sa dati niya, ayan, 16 volts, 1,000 UF. So, ilalagay ko na muna ito, mga boss. Kung napapansin nyo, mga boss, ayan, tapos ko nang may tap yung kapasitor. Ngayon, itatap naman natin itong transformer. So, itatap ko lang muna, mga boss. Ngayon, mga boss, itatap naman natin itong transformer. Bale, unahin natin itap dito itong secondary, itong 9 at yung 0. Kung titignan natin dito sa board, itong kanyang circuit, ayan, bale, dito natin itatap yan, itong pangalawang terminal at itong pangatlo. Kung titignan natin kasi itong kanyang board, itong kanyang circuit, yung tatlo dyan, wala naman connection, ayan. Bale, dalawa lang yung merong connection, mga boss, itong pangalawa at itong pangapat, ayan, kung titignan nyo. Kaya dyan natin itatap yung 9 at yung 0. Bale, ito siya, mga boss, yung 9 na yan at yung 0. So, itatap ko lang muna, mga boss. So, ang pag-tap dito sa transformer, mga boss, yung sinasabi kong 9 at yung 0, ayan. Yung dalawang wire na yan, mga boss, kahit magkabaligtad yan sa pag-tap natin dito sa kanyang board, walang problema, mga boss. Okay lang kahit na magkabaligtad yan sa pag-tap natin kasi wala naman polarity ang transformer. So, itatap ko lang. Ayan, mga boss, kung napapansin nyo, nag-tap ako dito sa kanyang board, dito sa pangapat na terminal nitong kanyang circuit at itong pangalawa. Ayan. Kasi yan lang naman yung may connection. Ngayon, mga boss, after natin may tap yung secondary nitong transformer, yung 9-0, ngayon, ito naman primary yung itatap natin. So, unahin natin tong 0, ayan. Ayan, mga boss, yung 0, itatap lang natin dito sa una, ayan, dito sa board. Tapos, itong 110, ayan, yung gitna, so itatap naman natin yan dito sa pangalawang panguli, mga boss. Ayan. Ngayon, itong pangatlo, itong 220, dito naman sa uli. So, pagdating naman dito sa primary, mga boss, hindi pwede magkabaligtad yung pag-tap dyan. Hindi katulad, mga boss, dun sa secondary nitong transformer, yung unang pag-tap natin. Ngayon, mga boss, sunod na gagawin natin after natin may tap yung transformer. So, itatry na natin to, mga boss. Kaya lang, ibabalik ko muna itong kanyang board. Ipipix ko na muna, mga boss. Masyadong delikado kung itetest natin na nakatiyaya itong kanyang board. So, ibabalik ko lang muna.
Ayan mga boss, kung napapansin nyo, tapos ko nang may balik tong kanyang mainboard. Medyo marami lang tayong binalik ng mga tornilyo kasi itong mga amplifier na to, marami yung mga tornilyo. Kung napapansin nyo naman, puno tong amplifier. Ngayon, kung napapansin nyo pala mga boss, itong kanyang transformer, itong nilagay natin, hindi ko pa i-finish yan mga boss kasi nga, itatry na muna natin tong amplifier. Tignan na muna natin mga boss kung magpa-power on ba tong amplifier bago natin i-fix tong kanyang transformer. So ayan, ilalagay ko lang tong kanyang power cord. Sana mga boss, mandar na para yun na nga, hindi na tayo magtanggal ulit ng kanyang mainboard. So itry na natin mga boss, isasaksak ko na tong power cord. Tignan natin kung andar na ba tong amplifier. Kung napapansin nyo mga boss, pagsaksak natin dito sa power cord, ayan, umilaw tong kanyang LED na standby. Ngayon, i-press natin tong kanyang standby on. Ayan mga boss, kung napansin nyo, nag-power on na tong amplifier. So, meaning mga boss, okay na tong amplifier. Ayan, oh. Kung titignan nyo, meron ng display tong amplifier. I-off natin, ayan, napansin nyo, namatay. Power on, ayan. So, okay na to mga boss. Ayan o, kung titignan nyo. So, bali ang naging problema dito sa amplifier na to mga boss, yung kanyang transformer at yung capacitor. Ayan mga boss. So, ayan yung naging problema dito sa amplifier. Itong kanyang transformer, 12 volts at itong capacitor. So, ito palang transformer na to mga boss. Kung ipaparewind natin to, pwede naman. Kaso, yun nga lang, maghihintay pa tayo. Kaya ang ginawa ko mga boss, kinonvert ko na lang para yun na nga, kagad natin maayos tong amplifier. Lalo na gagamitin pa naman tong amplifier. Ngayon okay na tong amplifier, so ipipix ko na tong transformer. Ayan. Kung napapansin nyo mga boss, kaya dito ko nilagay yan kasi meron ng kagad butas. Ayan. So lalagyan ko na lang ng tornilyo yan para yun na nga, may humawak dito sa transformer. So lalagyan ko lang mga boss, ipipix ko lang tong transformer. Ayan mga boss, so naipix ko na tong transformer. Ayan, kahit isang tornilyo lang yung nilagay natin, matibay na yan mga boss, hindi nagagalaw yan. So, itatry lang natin ulit ng amplifier. Tignan natin kung magpa-power on pa rin ba mga boss. So, itry ko lang. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, umaandar pa rin itong amplifier. Ayan o. So, okay na to mga boss. Yun lang talaga yung naging problema. Yung kanyang transformer na 12 volts at yung capacitor. Ayan mga boss, so hanggang dito na lang itong ating video. Sana kayong mga baguhan, kahit papano, meron kayong natutunan dito sa video na to. Kung paano mag-repair itong mga integrated amplifier na auto volts na 110 to 220 volts. Ngayon mga boss, bago natin tapusin itong video, shoutout muna tayo. Ayan, shoutout nga pala kay Edstech. Ayan, shoutout sa iyo sir. At kay Ronald Monares, shoutout din sa iyo sir. At kay Marlali Galero, shoutout din sa iyo ma'am. At kay Mindgo, hindi ko alam kung ito yung tamang pagbigkas sa pangalan mo sir, pero shoutout din sa iyo. At kay Bernie Argona, so shoutout sa inyong lahat mga sir. At gusto ko lang din pala magpasalamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa ating channel. So maraming maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga bago pa pala dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat!